rap panayam. Suporta sa isa't isa ang pinakamainam. Dahil tayo rin naman ang magtutulungan. Ipakita sa lahat ang kakayanan. Rap panayam. Suporta sa isa't isa ang pinakamainam. Ating ibahagi ang mga karanasan. Magsilbing ehemplo ang mga pinagdaanan. Yo, what up? This is Jero sa P90. Hain ang track, garigawa ang lintik. So, what can't think? Kaya nga, hap ka the speed. So, pili sa kalam, iyong desperado na pabidyat ang titit. Yung mga bitches sa pilit, isinipusin ang lirik. Sarap tapusin ang gamit. Gilet na pang-agit, unti-unti lang pagpaslang. Pero sa liig ang gilid, ewan ko lang kung maaawit pa mga bema kung magrima. Para daw makabenta, ang tema drag hits pera. At meron pang ipapabasta, kayang isayaw. Mula pa sa Tansa, Cavite, at kayo'y nanonood ng Rap Panayam. Charot nga pala kay Lilman at may mga tanong siya sa akin na susubukan natin sagutin. Isang mabilisan lang to. Let's go! Bakit ka nang napili mong rap name? Napili kong rap name ang Jeros kasi yung J tawag sa akin dito yan sa lugar namin. Tapos yung Ross naman, apelido ko yun. Tunay kong apelido yun. Kaya pinagsama ko na lang Jeros. Saka para unique. Hindi na rin, wala na rin ng kagaya, ganun. Kumbaga. Ilang taong ka nagsimulang mag-rap? Nagsimula akong mag-rap, 18 years old, sa mga hindi nakakaalam. Sino ang naging impluensya mo para tahakin ng rap game? Marami. Isa na dyan, si Francis M, Detret, 187, si Kuya Andrew E. Marami, pati mga local rapper dito sa Tansa. Ng mga, kumbaga sa, ano eh, diamante na hindi pa nahuhukay, pero sila naging influence ako para tahakin ng rap game at mag-rap at ganahan mag-rap. Papel ng Mongol Unit, isa sa mga nagturo sa akin yan, tsaka kay Kaiwan ng What's the G. Saan recording studio ka unang nakapag-record? Dito ako unang nakapag-record, sa Tansa lang din dito sa lugar namin, sa What's the G Records. Mga kasagsagan nila yun eh, unang record ko eh, mga CD-CD, dala-dala ko pa dati, CD, dala namin CD eh. Sama ko mga kagrupo ko, si pinapa-CD burn namin. Experience mo sa unang beses na mag-record ka? Experience? Kabado na hindi maintindihan na pag nagre-record ako eh, parang hindi ko na naririnig ang boses ko, sigaw na lang ako ng sigaw. Parang ganon ang pakiramdam ko. Pero hindi ko makakalimutan yun. Ano ang paborito mong kanta na ginawa mo at bakit mo ito paborito? Lahat naman ang nagawa kong kanta eh, naging paborito ko din eh. Pero ang tumatak talaga sa akin yung Restart na nilabas ko lang kamakailan. Pero matagal na namin gawa yun, yung Restart. Sana mapanood nyo sa YouTube pagka wala kayong ginagawa. Ano ang masasabi mo tungkol sa hip-hop scene ngayon? Wala naman akong masasabi sa hip-hop scene ngayon. Malakas naman eh. Nakakaaliw. Battle rap, tarap, tsaka ibang element. Old dudes naman. 2 to 3 years from now, paano at saan mo mailalarawan ang sarili mo sa mundo ng hip-hop? Hindi ko masasabi to. Pero sinisigurado ko, nagra-rap pa rin ako at nagsusulat. Pasundot-sundot lang, hindi naman totaling ano. Anong masasabi mo o maipapayo mo sa nagbabalak magsimulang mag-rap at kapwa mo rapper? Masasabi ko? Siguro, bukod sa respeto at pakikisama, galingan mo magsulat, intindihin mo yung okay lang, batikusin ka, kasama yun eh. Sulat mo yung kung ano gusto mo. Tapos, ikaw bahala, ikaw ang gagawa ng sarili mong daan eh. Yun lang. At good luck, syempre good luck sa mga ginagawa nyo. At mabuhay kayo. Meron ka bang gustong i-shout out at i-promote? Shout out nga pala sa grupo ko, syempre sa P90, sa Lotte Street, sa Mouth Bender Music, sa Octagis, sa
tropa, sa lahat ng tropa na suporta, syempre. Mga nasuporta sa underground at mga hindi nabitaw kahit tayo eh naka-floating lang. Siyempre, kay Papa ng Mongol Unit. Kay Kaiwan ng What's the G, mga hindi nakakalimot. Kay Gasper, sa grupo, kay Gasper, kay Cumulus, kay Rap Rap ng San Tribo. Kay G. Mariano ng DNC, kay Blackout ng Shakas. Marami pang iba, tropa, T.O.M.G. T.O.M.G. lalong-lalo na kay Don B. Don Budik. Yun lang. At maraming salamat, Rapanayam. Peace.